which is stronger between the two super typhoon, Super Typhoon Goni or local name na Rolly PH, or Super Typhoon Haiyan or local name na Yolanda. Hello everybody, my name is Anthony and in this video, pag-uusapan natin kung alin nga ba sa dalawang super bagyo ang talagang malakas. Kaya let's begin sa mananalasang bagyo ngayon na si Super Typhoon Rolly. Rolly PH na may international name na Super Typhoon Goni. Ito po yung Super Typhoon Goni na kung saan it will first strike the Bicol region because, ayan, so mag-move ako dito para makita nyo, eto na po siya ngayon. Yung kilos niya is west-southwest as 15 kilometers per hour yung movement niya. And then, meron po siyang maximum sustained winds at 285 kilometers per hour, ganyan. And then, makikita nyo yung well-defined eye sa sentro ng bagyo, kung saan, di ba, makikita nyo yung red. That is yung, anong tawag doon, yung rain bands niya, yung strong rain bands na umiikot. Tapos, yung pinaka-sentro, yung pin hole na kung saan yan yung eye. Tapos, makikita nyo yung direction is parang ganun yung direction niya. Tapos, ang first na tatamaan talaga niya is Bicol region kasi nga biglang shoo, sabi niya. And then, mag-i-straight line siya. It will cross yung Quezon province. Tapos, dadaan siya sa may malapit sa Metro Manila. And then, it will exit sa may West Philippine Sea or South China Sea. And then, pupunta po siya sa may Vietnam. Aside from yung movement niya na 15 kilometers per hour, ayan, itinaas na po ang signal number 3 sa Bicol region. So, yung Catanduanes, Albay, Sorsogon, Camarines Sur, yan po yung unang tatamaan ng bagyo. And then yung surrounding this signal number 3 areas, such as yung sa Western Visayas, tapos sa Southern Tagalog region or Mimaropa region, ayan, magkakaroon na siya ng lower signal. But as yung kapag lalapit na yung bagyo, ayan, magiging mas mataas na rin yung signal. Tapos baka haabot siya sa signal number 4. Kasi nga, sobrang lakas ng bagyo. And this is one of a kind na typhoon na kung saan once in a year po tayo makakaranas ng mga ganitong kalakas na typhoon. And then, we are praying for yung safety ng mga kababayan natin na kung saan, ayan, grabe, may experience nila yung super strong winds, heavy rains, flooding, storm surge, landslides, tapos mga power outages. Kaya mag-ingat po tayong lahat. And dumako naman po tayo sa Super Typhoon Haiyan. Ang ipapakita ko sa inyo is yung mga pictures. Ayan, yan yung mga larawan ni Super Typhoon Haiyan. Kung makikita nyo, Super Typhoon Haiyan has a stronger wind velocity. Ayan, umabot po siya ng lakas na 300 plus kilometers per hour. To be exact, I'm not sure kung 315 or mas mataas pa yung talagang na-detect nila na wind speed niya, yung power niya, 315 kilometers per hour. Sobrang lakas po niya. Tapos, yung picture na may ipapakita ko sa inyo is, as in, super well-defined yung kanyang circulation. Talagang bilog na bilog na kahit na anong movement, hindi siya nababasag hanggang sa natamaan na niya, unang tinatamaan dahil nasa west, galing sa West Pacific Basin ang mga bagyo. So, dinaanan niya yan yung sa Visayas and then papunta sa Mimaropa region hanggang sa lumabas sa South China Sea. Sobrang lakas niya na nagkaroon ng ganyan po siya ka-destructive, one of the most destructive na cyclonic storms to hit a certain landmass such as the Philippines, Vietnam, and China. And then, hindi lang yon, mas malaki yung kanyang sakop, mas malaki yung diameter ng bagyo. That is why, mas marami siyang nasalanta and it really overwhelmed yung mga power lines kasi we did not expect na magkakaroon tayo ng ganitong super lakas na bagyo in history. That's why they called Haiyan as the strongest super typhoon in history to hit a certain landmass. Kaya
in my own verdict. And of course, obviously, mas malakas talaga ang Super Typhoon Haiyan. And nag-create ako ng vlog na ganito para sa mga manonood natin na to start preparing, especially if you are living within the path of yung papadating na bagyong si Rolly PH. Because kapag hindi tayo nag-prepare, if you have lack of knowledge regarding typhoon or mga disaster preparedness, talagang magkakaroon ka ng problema in terms of safety. Kaya kapag kulang ka sa kaalaman regarding sa disaster preparedness, you are really at risk na magiging biktima sa mga ganitong inevitable or hindi inaasahang pangyayari or yung aftermath ng mga disaster such as mga accident kapag merong landslide, ayan, mga severe flooding, flash floods or power outages. Ayan, kapag alam mong mas malapit ka sa dagat o kaya sa may mga rivers or lakes, it's important na umalis na kayo doon because alam niyong super typhoon ito, ibig sabihin, it will really bring a lot of rains. Hindi lang rain, pati wind. Kaya stay away from yung mga body of water para hindi ka magkaroon ng problema in the future. And then, umiwas din kayo sa mga flood because ang daming very, very hindi mo rin inaasahan na pangyayari sa mga floods, such as mga snakes, ang daming mga ahas na magsisilabasan, mga troso na lalabas kasi mga flash flood siya. I-sweep niya lahat ng gusto niyang dadaanan and it will be so dangerous yung path niya kung tatamaan ka ng flash flood. Hindi lang tubig ang meron doon, mga bato, mga troso at kung ano-ano pa. So that's why mag-ingat po kayo. And yung mga storm surge, talagang hindi kagaya noon na kapag babagyo, malakas lang yung alon. Pero ngayon, malakas yung alon, tapos meron siyang daluyong, yung tinatawag na daluyong na storm surge na talagang makakapag-apekto sa mga coastlines na bahay. That's why guys, ligtas ang may alam. I hope may mga natutunan kayo dito sa videos ko. And always keep safe. Makinig na lang sa radyo, makinig sa TV. And of course, i-plastic nyo yung mga documents nyo, mga assignment nyo, yung mga diploma nyo, yung mga application letter nyo, cards, ATM, para hindi sila mababasa. Ayan, yun po yung tip ko sa inyo para at least hindi kayo magkaroon ng problema after magkaroon ng typhoon, baka mabasa yung mga documents nyo. Or i-plastic nyo rin yung mga electrical equipments nyo para hindi sila mabasa. Ayan, para hindi kayo magkaroon ng problema na papa-repair nyo yung mga equipments nyo in the future. So, check me out in my Facebook page, Instagram, or Twitter, The Story of Anthony. Mag-comment down below lang kayo if you have suggestions, feedbacks, ayan. And of course, habang wala pang ulan, mag-market na po kayo and bumili na mga, mag-store na kayo ng mga goods para at least kapag meron na yung bagyo, meron na kayong supply in terms of food or yung mga battery, bumili kayo ng battery, mga kapote, mga plastic, ayan. So that would be all guys. Thank you and have a nice day.